Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So nakuha ng Dallas Mavericks ang kanilang unang Game 1 na panalo sa playoffs. Nakuha nila ang road win laban sa Minnesota Timberwolves sa pangunan ng 33 points, 6 rebounds, 8 assists and 3 steals si Luka Doncic at 30 points, 5 rebounds and 4 assists si Kyrie Irving. 24 of 49 shooting sa field sila as a duo. Below 50% nga yan mga kaibigan. Ngunit nagawa pa din nga nila na may uwi ang panalo. Subalit ang stat na talagang mind-boggling or eye-opening dito ay 6 of 25 lamang sa 3 points ang Mavs, that is 24%. Habang ang Minnesota naman ay 18 of 49, plus 12 nga sila, may 36 points advantage sila sa 3 points at natalo pa din sila. Ang stat na ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, it speaks volume sa depensa ng Mavs. Bad shooting night sila at nag-rely sila sa kanilang depensa upang makuha ang panalo. At ang depensa na ito ang nag-dictate ng pace para sa Timberwolves. 49 3-point attempts sila at ang total field goal attempts sila ay 89 lamang, more than 50% na nga yan mga kaibigan. Nabaliwala ang size advantage sila dahil napersa sila ng depensa ng Mavs na mag-settle sa 3 points, which is not the style of play that they are accustomed to. Kaya naman ang tanong ngayon ay paano kaya kapag naipasok ng Mavs ang kanilang mga 3 points? Dahil capable nga sila, they can hit 40 to 50% of their 3-point shots. Nauwi nga nila ang panalo kahit na bad shooting night sila. Kaya naman sa palagay nyo ba ay makakasabay ba Minnesota Timberwolves kapag maganda na ang shooting ng Dallas Mavericks? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Kahapon nga ay nakuha nila ang panalo sa Game 1, isang panalo na hindi ganun kadali tulad ng mga naunang Game 1 nila ngayong playoffs. Ganun pa man, ang Celtics nga laban sa Miami Heat at Cleveland Cavaliers ay pareho silang natalo sa Game 2. Subalit matapos ito ay naukuha nga nila palagi ang tatlong magkakasunod na panalo upang tapusin ang series. Habang Indiana Pacers naman laban sa Bucks, Knicks at ngayon sa Boston Celtics ay palagi silang talo sa Game 1. Bagamat halos panalo na nga ang Pacers noong Game 1, patungo sa Game 2 ay heavy underdogs pa din sila. Dahil kung napanood nyo nga ang game ay very obvious na kung hindi lang magpapadala sa fast-paced offense ng Pacers ang Celtics, kayang-kaya nga nilang gumawa ng punto sa half-court set. Ang simple lang nga ng ginagawa ng Celtics, 5-out offense. Hahanapin ni Tatum o kaya naman ni Jaylen Brown ang mismatch. Kapag walang double team, automatic isolation play sila. Kapag nag-double team naman ay swing-swing lang nga ang mga pasa hanggang sa mahanap ang open player. At ang kalakasan nga ng Celtics ay meron silang 5 player na may tira sa labas. But at the same time ay kayang gumawa ng kanilang sariling puntos o mga desisyon. Kaya naman hinahanap lang nga nila ang weakest link ng depensa ng kabilang team. Papahaliburton o Nembhard man yan sa Pacers. Yan nga ang kayang gawin nila sa half-court set. Ganun pa man noong Game 1 nga ay sinabayan nila ang fast-paced offense ng Pacers. Kaya naman nahirapan sila na makuha ang panalo. Sa palagay nyo ba ay mananalo na ang Celtics sa Game 2 na ito?